sabihin ko sino man ang mag-ayon sa buwan ng Ramadan na ito, na ang kanyang pag-aayon is paniniwala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa sino man tao, paniniwala niya sa Allah, at pag-asang pagpalain siya ng Allah, patatawarin ng Allah ang nag-aayon niya sa sa isang hadith, sino man ang kama, sabihin ang kama dito is yung pagdarasal sa gabi. Sino man ang sa gawa niya ang pagdarasal sa gabi? Imanan. Paniniwala niya sa Allah. Ano yung pagdarasal sa gabi? Yung tarawi. Tarawi, ginagawa lang ito sa buwan ng Ramadan. Napaniniwala niya sa Allah. At pag-asa ng pagpalain siya ng Allah, matatawarin ang Allah at mahanapunan niya ang kasalanan. Yun po yung mga kapilag sa mga kabutihan ng buwan na ito. Patatawarin ng Allah sa pahanong matala at kasalanan ng sino magkataon ay nag-ayon sa kanya. Nag-ayon sa buwan ng Ramadan na ito. Binanggit pa dito, mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, na ang Allah sa pahanong matala is bubuksan niya ang pintuan ng mga paraiso at kanya isasara ang pintuan ng mga impyerno. Sa buwan, dito lang mangyayari ito. Sa buwan ng Ramadan na ito, isasara ang pintuan ng impyerno. Magbubukas ang pintuan ng paraiso. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idha jaa Ramadan, futihat abwaabuhu." Pag dumating ang buwan ng Ramadan, bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pintuan ng paraiso. Maghuhulgat ang abwaabuhu. Wasukhidat ash-shayatin. At isasara ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pintuan ng impyerno. At itatali ang mga demonyo. Kakadina ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga demonyo. Idodato sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagdating ng buwan ng Ramadan, kakawin din ang mga nagkatao bago ng mga buwan. Kasi bakit? Nakatali ang mga demonyo. Kailan? Pagkakawala ng Allah sa Ramadan. Yung pagkakawala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakainam ang buwan ng Ramadan na ito. Kabilang dito, mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, na ang Allah subhanahu wa ta'ala is bawat gabi, siya ay nagpapalaya. Nagpapalaya ng mga taong papasok sa apoy ng impyerno. Pinapalaya po yung Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat gabi na iyon. Na binanggit dito, ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ayun ang Allah subhanahu wa ta'ala inna lillahi tabarak wa ta'ala taqaw fi kulli yawmin wa layla. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapalaya, nagpapalaya siya sa araw at gabi. Sa buwan ng Ramadan, pinapalaya niya ang mga tao na ito na makapasok sa impyerno. At kabilang dito na tinatanggap na Allah subhanahu wa ta'ala ang mga panalangin ng mga mananampalatay. Kaya't sunna na bago pagkakain, harap mo yung pagkakakuha ka. Bakit tanggap na Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin? Kabilang yun sa mga tinatanggap po, hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin sa tao ng pagkakain. Kabilang pa nito, mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, na ang pagdaayon sa buwan ng Ramadan na ito is, ito'y kabilang sa buburahin niya, itakirin dulo. Buburahin niya ang mga kasalanan at mga naunan ng mga kasalanan sa pagitan ng mga, sa pagitan ng Ramadan na ito. Pag siya'y umiwas sa paggawa ng kasamang na malalaking kasalanan. Tulad ng binamit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dito, as-salawat al-khams, wal-jumwatu ila jumwa, wa ramadan ila ramadan, kafiratu ma bainahun, ida jilkada batin kabara. Ibig sabihin, ang limang pagdarasal at ang sa pagitan ng biyernes. Ibig sabihin, pwede ngayon, yung pagitan na panibag, darating na Friday, pagitan nila at yung Ramadan,
kinakailangan yung pagbabalik sa pagbabalik loob sa Diyos sa mga wala na pagsisihan ng tao yung nagawa niyang kasalanan, yung mali niyang kasalanan. Kaya na sinabi dito na bubulahin sa kanya yung kanyang mga unang kasalanan pag umiwas siya sa mga malalaking kasalanan. Napakalino niya. Then, kabilang dito ng mga kabutihan dito is na binagin ang nasiyama mo. Itong ma, siya mo sikta, siya huwag pa siya migdaras. Ibig sabihin, ang pag-aayon mo dito, sa buwan ng Ramadanin at pagkaraanin, sinundan yan at anin ng araw, ito yung buwan ng Shawwal is kapatlas pinto na para siya nag-aayon mo na isa taon. Ibig sabihin, ayon kayo kayo ng ayon ka ng isang buwan. 30 days, 29 days. Sa buwan ng Ramadan kasi depende po sa ilan mo. Kung buwan. Minsan, 29 days lang. Minsan naman 29 30 days. Ayon sa buwan. So ngayon, halimbawa, natapos mo yung buwan ng Ramadan at sinundan mo ito na 6 na araw. 6 na araw. Para kung sabi ko kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na taon. Para ka nagtayo mo na sa isang taon. Yun yung kabutihan ng kapatid sa kanalang sa Pakistan. At kabilang pa dito, na sino man ang magdasal na kasama ang imam. Kasama ang imam. Kasi hindi siya aalis. Hindi siya aalis. Hindi matapos ang imam. Isusulat siya, isusulat sa kanya na ano siya magdasal at isang gabi, isang gabi. Sa buong gabi. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl. Ibig sabihin, sino man ang magdasal na kasama niya ang kanyang imam, hindi siya umalis. Kasi meron kasi kung nang nagdarasal na pagkatapos ng tarawih, uuwi na sila. Hindi na sila magdarasal ng wita. Ang pinakamainam na makuha natin yung pinakamainam ng sunna, Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa tayo at kasama ang Allah. Kaya hindi matapos ang kanyang pagdaras, hindi tayo aalis. So ito yung sinasabi dito, na hindi siya umalis. Sino man ang nagdasal at kasama niya ang kanyang imam na hindi siya umalis. Pati ba na natapos ng imam? Anong ganti para? Isusulat sa kanya ng Diyos Mahal na Wakala na siya ang nagdasal ng mundo. Napakabuti. Sa alis ka. Pagpapalis ka, wala na lang problema. Pero hindi mo na kayo, pinakamainam na. So, narinig ko ka sa lawa, sa lahat, susunod sa'yo. Ito sa lahat po ang gabi. Ito ang hindi sa ito. Hindi mo na ako na dalawang oras. Okay? So, kabilang pa dito ang mga kapatid sa panalang sa Pakistan na mga kabutihan dito is yung ibig sabihin yung pagpapakain. Kaya yung pagkain kung magkakalutunan ng dalawang para ng buwan ng dito natin. Halimbawa, si brother Ahmad, pinakain na ngayon may ganding para magkakaroon siya ng ganding para. Kaya tingnan nila dito sa medalist at nakakaroon siya. Ako, diyan yung mayayaman dito. Pinapadala doon sa atin. Kahit sa atin ba? O mapagkain. Kasi bakit hindi yung hinahabon nila? Hinahabon nila yung nagbibakala na pa.
buwan na ito, kumbaga, dahil sa alam ng mga tao na dito sa buwan ng Ramadan na ito ang pinakamaraming mga biyay. Lahat sino lumunin ito sa pagkakataan ng maraming biyaya. Dito yung mga maraming biyaya na pinagkaloob ng mga pagkakataan. So yun po, kapatid, sa pananong mga Islam, kasi kapit natin na at dito pa mga dito lang yung gawain na dito ng mga para ng maraming basis. Doon dito lang sa isang gawain na ginawa mo, times 10. Hanggang sa ito ay nakakapag pa lang, binamit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na itinilis na isa sa sinin ang Abu Huraira na usuhin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang lahat ng gawain ni Adam is yung isang ginagawa niya ang isang tumpas ito na ano yun? Lahat ng angka ni Adam na lahat ng kanilang ginagawa is yung isang gawain is dinudumlin ko ito na sa pong mabuha. Hanggat sabi ni Propeta ang ito na pero sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay iba yung pagkakaroon ila siya pagkakaroon dahil ako mismo binigyan ng ating para mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigyan ng ating para nito wa ana ajzin. Bakit? Sa sinabi ng Allah iniwan niya ang kanyang innahu karakasyah wa ta'am wa syarab. Iniwan niya ang kanyang pagnanasa. Iniwan niya ang kanyang pagkain at kanyang inumin. Alang-alang sa kaya mismo ang Allah ang magbibigyan ng katimala niya. Bakit hindi ibigyan ng katimala ng mga sa kasulat niya? Mismo ang Allah magbibigay. Kasi bakit? Napakarating ang katimala ng buwan ng Ramadan na ito. So yun po mga kapatid, sa pananong mga Islam, so hindi ko na patatagalin kasi alas ng mga karagdagang panunulat, hindi ko tayo magkakaroon.